Mga kababayan, ikinararangal ko pong makasama, samahan ang ating susunod na Pangulo ng Bansa. Naniniwala po ako na si Manny Pacquiao ang tanging maaari makapagbago ng pamumuhay ng Pilipino. Kung paano niya binago ang kanyang kalagayan sa kahirapan, magagawa niyang baguhin ang kalagayan natin. Ang kahirapan ay laganap magmula nung ako'y batang lumalaki sa Maynila. Mahirap na ang buhay. Lalo pinaghirap ng mga dumaang administrasyon. Si Manny Pacquiao, pinanganak na mahirap. Nakita ko ang kanyang pagsisikap. Nakita ko ang kanyang determinasyon. Yung tapang. Yung kanyang pagpupunyagi upang mahangus sa kahirapan at itanghal pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan ng tao. Hindi lang po sa Pilipinas. Kasaysayan ng buong mundo at tangi-tangi ay pinakita ni Manny Pacquiao sa binigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Ang sabi nga niya, bawat Pilipino merong biyayang ibinigay ang Panginoon nung tayo nilikha. Pero hindi natin na-develop to sa ating sariling lupa. Ngayon na pagkakataon mga kasama, Manny Pacquiao, magbabago ng direksyon ng buhay ng Pilipino, itatanghal tayong kampiyon ng mundo. At ako po'y nagagalak. Ako'y inanyayahan niya, samahan siya, kasamahan ko po ang ating magiging Pangulo ng Bansa, Manny Pacquiao. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat ng mga sumubaybay ngayon sa ating pag-file ng COC. Ang aking pong pagtakbo ay hindi lamang para sa aking sarili o sa aking pamilya, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Para po mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa itong paghihirap na matagal nang iniinda ng sambayan ng Pilipino. Kailangan po nating tuldukan ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay, especially yung ekonomiya natin para palaguin. Unang-una po nating resolbahin ngayon yung inaharap po nating pandemya na matagal na po nating hindi pa na bibigyan ng solusyon. Yan po para po makabalik po yung magandang ekonomiya po natin at marami pong mabigyan ng trabaho. At higit sa lahat po, ang bigyan po natin ng pansin yung pag-improve ng ating internet signal sa buong Pilipinas. At sunod po dyan ay yung pag-improve po ng ating kuryente. No, mas possible na pababain po natin yung presyo ng kuryente. At higit sa lahat yung pagsugpo ng korupsyon. Lahat ng mga nagsasamantala dyan sa bayan, nagnanakaw, ninanakawan ang sambayan ng Pilipino, eh bilang na po ang inyong maligayang araw sa inyong pagsasamantala dyan sa gobyerno. Dahil pag ako po ay nalagay ng Panginoon dyan, ipinapangako ko po hindi lamang sa taong bayan, sa sambayan ng Pilipino, kundi kasama po yan ang pangako ko sa Panginoon na kailangan magsama-sama sila sa kulungan at mabigyan ng ustisya ang ating mga kababayan. Nang lumago ang ekonomiya ng ating bansa at magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Maraming salamat po sa inyong lahat.